For this portion ng video natin, ipapakita ko naman sa inyo yung overview ng buong ODAX 200 kilometers na ruta. Alright, so again, nagsimula tayo sa the outlets at Lipa. Right, so dito sa Lipa City. Okay, so paglabas ay kumaliwa tayo dito, diretso dito. And then, kakaliwa tayo dito sa Alaminos Lipa City na road. And then, dire-diretso yan dito. Okay, so makapansin yun dito sa bandang baba, downhill yung part na yan. So nasa kanan niyan yung bundok. Ano nga ba tawag sa bundok na to? Ito ay yung Mount Dalaga. Alright? So itong part na to ay pababa. Okay? So pababa yan. Dito rin sa profile natin dito makikita nyo pababa siya. Okay? So medyo mahabang downhill yan guys. Kaya nung dinaanan namin yan. Actually. So nung dinaanan namin yan, may nakita ko na around 10 or 13% grade. So meaning pag binalikan namin yan, medyo mabigat yan guys. So dire-diretso again papunta dyan sa Alaminos, and then hanggang makarating dito sa ano, sa San Pablo City, Laguna. And then dire-diretso lang yan guys hanggang dun sa makarating tayo dun sa kaninang stopover natin dun sa Villa Escudero. Yan, uminto tayo dyan, and yun nga, nag CR break, and then diretso na dyan sa Chaong. And then dyan sa Chaong dire-diretso tayo dyan hanggang makarating ng Candelaria. So dito sa part na to, mapapansin nyo ay humiwalay si RJ. So kasi ang nagdalawang isip, actually pause muna natin. So balikan natin ulit kung bakit humiwalay si RJ. Alright, so dito sa part na to, mapapansin nyo magkakasabay pa kami. I-atras natin ng konti. Yan, i-atras pa natin. Yan, magkakasabay pa kami dito. So dito pansin niyo, medyo naiwan si RJ diyan. Yan no, 'di ba? Naiwan siya kasi nagdalawang isip siya kung dito ba sa Candelaria bypass road dadaan or diretso lang. So actually dun sa ruta, wala namang sinabi kung dito ba tayo dadaan or diretso. Pero nung niload ko kasi yung Strava route or yung GPX route, dito kami pinapapunta. So ang ginawa namin, sinundod namin tong ruta na to. And then kumaliwa kami dito papunta sa San Juan, right? Pero hanggang dito lang yan. Then ito na yung pinakadulo, ito na yung pinaka-U-turn. So i-continue natin ulit, tingnan natin kung ano nangyari. So since nakadistansya kami kay RJ, hindi niya alam naliliko na pala dito. So lumagpas siya, halos makarating na siya dito sa bahay ng Sariaya. And then pagbalik ni RJ, hinahanap namin siya, yun, nakasalubong namin siya. So actually nung nakasalubong namin siya dito sa part na to, ay sinabihan namin siya na mag-U-turn na siya. Pero hindi siya nag-U-turn, syempre gusto niya mag-U-turn na rin dito sa part na to. Alright, so ang ginawa namin ay nagdire-diretso kami, binagala na lang namin. So tingnan natin kung saan kami mag-meet. So nakarating kaming ni J-Cas and ni Perlin sa Chaong. Huminto kami dito sa City Mall. Okay, so sa Taza Coffee, Taza Coffee. So huminto kami dyan, and dyan na kami nag-take ng breakfast. So finally, nakita-kita na kami ulit. So by the way guys, so itong buong ruta na to, mapapansin nyo yung bilog ay kami lang yung bilog na nakita nyo, di ba? Pero kung ang totoo nyan, ganito karami yung riders. I-on natin yung flyby ng iba. Ayan, ganyang karami, nagkaalat, di ba? So itatry kong ipakita sa inyo kung paano magiging takbuhan yan. Alright, so i-play natin. Ayan. So actually hindi pa ito yung total ng mga kasali, kasi ang alam kong sumali dito around 700 na participants for the 200 kilometers na ano, na distance. So ito yung mga nakikita natin mga bilog diyan, yung mga profile ay sila lang yung naka-on yung flyby sa Strava. Okay? So kung naka-turn off yung flyby na yon, hindi lilitaw dito yan, hindi natin matatrack. So ganyan, no. So makita nyo may mga malalakas dito, tutulin. Ayan, si Jan yung nasa unahan. So naka-U-turn na siya dito sa Laurel. So again, so nag-stop tayo dito sa Chaong, sa Taza Mia. And then bumalik tayo ng Alaminos. Actually guys, may gusto kong pakita pala sa inyo. Kasi dito sa part na to, medyo naligaw kami. Ayan, pumunta kami dito sa part na to. Nakarating kami dito sa Sampaloc Lake. Mamaya, later sa video, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura. So it's a good thing din na napunta kami doon, kasi ang ganda ng lake. Sobrang ganda. So mamaya papakita natin yun. So again, bumalik tayo dito sa Alaminos. Dito sa aho ng Alaminos papuntang Lipa, ito yung magiging aho niya dito sa bandang baba. So matarik yan guys, makikita natin sa video later. And then bumalik kami ng Lipa. And then dire-diretso yan ang Tanawan. I-off na nga natin yung iba kasi masyadong marami.
So ibalik na natin dito. Ayan, nakarating na kami nang ulit apat to, guys. So ibalik natin ng konti. Alright, so bumalik kami ng Lipa again. And then dire-diretso yan sa Malbar, Tanawan. And then lumigo kami sa Tanawan papunta dito sa Talisay. Alright, so dito naman sa bandang, and downhill yan. So tingnan nyo dito sa baba, downhill tong area na to. And then magiging flat yan pagbaba dito sa gilid ng Tati. Then papansin niyo, huminto kami dito sa part na to. Kaya kami huminto dyan dahil kumain na kami ng lunch. Alright, so dito sa Kambal's Eatery. And later papakita din natin yan. So the reason ko bakit kami kumain na kaagad, hindi kami nag-U-turn muna, diba? So para mamaya pag U-turn namin dito and pagbalik, dire-diretso na yan, guys, ang plano namin. Kumbaga, ang target namin non-stop na hanggang sa makarating sa Lipa. So kailangan ay ikargado na yung mga sikmura namin and natunaw na namin yung mga kinain namin, para kasi yung babalikan naming ahon ay nandito, guys, itong sa baba na to. Ito yung babalikan namin na ahon na medyo may kahabaan siya. Okay, so kaya nag-decide na kami kanak kumain. Okay, so ayan, again nagpunta kami dito sa Kambal's Eatery para mag-lunch. And after that, diretso na kami ng Laurel. So buti na lang dun sa bandang Laurel, kasi dito sa part na to, guys, ay may mga maahon na part dito. Actually pagkurba mo dito, napaka maahon na yan. So ang ginawa nila bago umahon ay U-turn na nila. Alright, so pagdating dito, QR code check, and then balik na, U-turn na. So again, same route lang ng dinaanan namin, balik ng Talisay, ahon ng Tanawan, and then dire-diretso na pabalik sa Lima Park or Lima Technology Park. So ganun ang buong ruta, guys. So yan yung pinaka overview na magiging ruta. So yun, balik tayo doon sa mga kaganapan natin during ride.